Itinaas na ng PVOC sa Alert Level 4 ang status ng Bulkang Taal. Kumuha tayo ngayon ng update mula sa ating kapusong si Mav Gonzalez na nasa Tagaytay. Mav? Yes, Salima. Alam mo, ramdam na ramdam ko na yung pag-aalboroto ng Bulkang Taal dito sa Tagaytay ngayon. Dahil sa ngayon, patuloy pa rin yung pag-ulan. At yung pag-ulan, kung kanina tubig na may halong abo, ngayon putik na talaga yung umuulan. Napakaitim na nung mga patak niya at patuloy ito. Kaya naman doon sa Tagaytay na Subo Highway, meron ng mga bombero na nakaistasyon sa kalsada at ang ginagawa nila, ibinubombahan nila ng tubig yung mga dumadaan na sasakyan dahil pahirapan na rin para doon sa ilang motorista natin na magmaneho dahil yung mga windshield nga nila ay natatakpan na ng putik pati na yung ilid na salamin at yung mga side mirrors nila. Dito sa Tagaytay, sa Lima, nawalan na rin ng kuryente, karamihan ng mga establishmento, wala rin tubig, kaya marami dun sa mga mas maliliit na establishmento ay nagsara na muna. Pero kahit nagsara sila, merong ibang mga staff naman na hindi pa rin makauwi sa kanilang bahay dahil pahirapan naman yung pagsakay. Dahil nga maraming nag-uuwian, maraming nag-aalisan, kukuunti naman yung sasakyan na dumadaan. Siguro mga 15 minutes at ulang nakaramdam ulit tayo ng paglindol dito sa Tagaytay. Hindi naman gaano kalakas pero mararamdaman mo rin siya talaga. At yung mga tao na nandito ngayon, meron tayong nakausap na residente kasi ang sabi nila ay medyo nag-aalala na rin daw sila dahil syempre yun na 1977 pa nung huling pumutok yung Bulkang Taal kaya hindi nila naaalala kung ano yung karanasan noon. At ngayon nag-aalala sila dahil sabi nila walang kuryente, walang tubig, nag-aalala rin sila na baka magkaubusan ng pagkain. Kaya merong iba sa kanila na nag-stock na ng pagkain. Meron din tayong nakausap na mga turista. Yung iba sa kanila, kahit magbabakasyon sana sa Tagaytay, umuwi na lang ng Maynila. Dahil ayaw na nilang maipit pa dito kung pumutok talaga itong Bulkang Taal. Yun naman, meron din tayong nakausap kanina na foreigner, na turista rin dito sa Tagaytay. Nagulat daw siya dahil sa una-unang bisita niya sa Pilipinas, ito yung sumalubong sa kanya. Handa naman daw siya, meron daw siyang baong tubig, snacks, pati na rin mga power bank. Kaya mananatili muna siya dito sa magdamag. At kung mas tumindi pa yung sitwasyon, tsaka na lang siya mag-iisip na bumalik ng Maynila o umuwi sa kanyang bansa naman sa Holland. Pero so far, sa Lima, parang ghost town tong parte ng Tagaytay kung nasan ako dahil ang dilim-dilim. Kung walang sasakyang dumadaan sa kalsada, wala ka talagang makikita. Pitch black siya. At patuloy pa rin yung mga nakikita natin na volcanic lightning. Patuloy pa rin yung pag-ulan nga ng putik at inaabisuhan pa rin yung mga taga rito na kumaaari wag nang lumabas ng mga bahay nila dahil delikado nga sa, especially sa respiratory system yung abo na nanggagaling sa bulkan. Samantala naman sa buong probinsya ng Batangas, sinuspende na yung klase bukas naman ng kanilang gobernador. Trima? Pero Mav, kamusta naman yung mga residente, yung mga turista? Kalmado pa rin ba? Kalmado naman ba yung pagharap nila dito nga sa pag-aanunsyo ng Alert Level 4? Kanina sa Lima yung mga nakausap ko, parang kalmado pa naman sila. Ang main concern lang nila ay kung magtatagal pa ito. At kung magtatagal, ano nga ang gagawin nila? Dahil hindi pa naman nag-evacuate yung mga taga rito. Nasa kanilang bahay pa sila. Pero syempre, pag nagkaubusan ng supplies, malaking problema pa rin yun. Siguro dun lang sa mas matatanda. Kasi yung isang nakausap kong residente, yung nanay raw niya, muntik nang atakihin sa puso, sa nervyos, nung nakita nga na may lumalabas na pillars of ash and smoke galing sa Bulkang Taal. Pero karamihan naman ng tao na nandito ay mananatili pa rin dito. Yung mga gusto nang umalis ng Tagaytay, it's not so much dahil natatakot sila, but it's more of inconvenience na kasi na manatili rito dahil walang tubig, walang kuryente at maabo nga. Yes, Rika. Maraming salamat, Mav Gonzalez mula sa Tagaytay. Ingat kayo dyan. Samantala, makakapanayam naman natin ngayon si Mariton Bornas, ang head ng Volcano Monitoring ng PVOX. Ma'am, magandang gabi po. Ano po ba yung sitwasyon ngayon ng Bulkang Taal? Ano po ang ibig sabihin ng Alert Level 4? Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ngayon po, patuloy po ang activity o ang pagbubugnot po ng Taal Volcano. Mula po kaninang nag-umpisa po ang activity ng around alauna ng tanghali. At continuous pa po ang pag-record natin ng volcanic tremor noon. At nag-umpisa po ang activity sa mga maliliit na phreatic explosion sa main crater. At mabilis po itong nag-escalate. No? Na nakikita po natin na meron na po tayo na naranasan na wet ash. No? Yung
Malakit na abo mula po sa mataas na eruption column ng Taal. No? So patuloy pa rin po ang activity ng Taal. May mga nare-record po tayo na malalakas na lindol mula sa vulkan. No? May magnitude range po na umaabot ng magnitude 3.9. Ito po ay malalakas para sa volcanic earthquake. No? So ibig po sabihin na mayroon po rin po tayong continuous na pag-akyat ng magma sa mababaw na bahagi ng vulkan mula sa malalim. Masyado pong mabilis ang pag-akyat, kaya po mabilis po ang pag-escalate, no, ng kalagayan ng vulkan. At kaya po tayo ay nagtaas ng alert level 4. Ibig sabihin po nito, maaari po tayong makaranas ng nalubhang mapanganib na pagputok ng vulkan. Na iniisip po nating senaryo ay katulad po nung ng pagputok ng vulkan noong 1911, kung saan lumikha po ito ng mga mapanganib na pyroclastic density currents. Ito po yung parang malalakas na agos ng abo, bato at volcanic gas na tumatawid po ng lawa at tumatama po sa lakeshore. At na nagkaroon din po noon ng volcanic tsunami mula po sa pagputok ng vulkan. At nagkaroon din po ng pagtitak ng lupa, no, sa bahagi po ng south Lemery, southwest po ng Taal Caldero, ng Taal, sa may bandang Lemery, Taal at San Nicolas. At dito din naman po sa meron din po tayong fissure dyan sa pulo at meron din po tayong mga naging nangyaring pagbitak dito po sa may bandang Talisay, Tanawan. So medyo delikado po ang lubhang mapanganib po ang maaaring maging hazardous na eruption. Hindi pa po, maaaring hindi pa po ito yung kinakaharap nating malakas na pagsabog. Alright. Maraming salamat po, Ma'am Mariton Bornas, ang head ng Volcano Monitoring ng PVOX. Okay. Maraming salamat din po. Naglabas ng guidelines sa Department of Health kung ano ang gagawin sa nagaganap na ashfall dahil sa phreatic eruption ng Taal Volcano. Ayon sa DOH, ang pagkaka-expose sa ashfall ay posibleng magdulot ng problema sa kalusugan, lalo na sa mga may bronchitis, emphysema at asthma. Ilan sa mga posibleng epekto ng ashfall sa katawan ng tao ay nose at throat irritation, pag-ubo, malabronchitis na sakit, hirap sa paghinga, eye irritation, at minor skin problems. Hanggang maaari iwasan na ma-expose sa ashfall, manatili lang sa loob ng bahay at mga gusali. Isara ang lahat ng mga bintana at pinto, gumamit ng dust mask, magsuot ng goggles at eyeglasses, at ipasok ang mga alagang hayop. Maging updated din sa sitwasyon ng traffic at iba pang abiso mula sa mga ahensya ng gobyerno.